kapuso, ang tatalakayin natin ay tungkol sa 13-month pay pa rin. At tulad po ng sitwasyon last year, nahihirapan pa rin po yung mga employer sa pagbabayad dito dahil po sa lagay ng kanilang negosyo dulot ng pandemya. At narito po ang ating panauhi. Nasa linya po si Dominic Rubia Tutay, ang Assistant Secretary po ng Employment and General Administration Cluster ng Department of Labor and Employment. So, ngayon, papaliwanag natin kay Asik Nikki. Ano ba talaga itong 13-month pay? Opo. Yung 13-month pay po natin is a mandatory provision para sa ating manggagawa mula po sa Presidential Decree 851. So, ibig sabihin po, kung susumahin po yan, di ba in a calendar year, merong 12 months. Mm-hmm. Tapos, kung ang isang manggagawa po ay nasa arawang sahod, halimbawa dito sa NCR, 537 pesos po yung ating minimum wage. Tapos, siya po ay pumasok sa buong buwan, halimbawa ng Enero, at ang kanyang kita po ay anywhere between 12,000 to 13,000. Tapos, computing mo po yan, 12 months. So, ito po yung tinatawag na hindi siya dapat bababa doon sa less than 1/12. Kasi ang computation po niyan, lahat po nung na-earn mo within the year, tapos kung ilang months, and then you have to divide that over 12. Taxable ba to, Asik? Hindi po. ito po ay parte ng statutory benefits. Meron din ba tayo rito na maibibigay na assistance? Opo. Sir Arnel, siguro narinig po natin at nabasa po natin yung mga balita tungkol po doon sa tinatawag na pautang para po sa mga kumpanya para po mabigyan po natin, maasistihan po natin ang mga companies na makapagbigay po ng 13th month para po sa kanilang mga manggagawa. Meron po silang tinatawag na COVID assistance to restart enterprises. Meron po yung kabuuang 200 million na inilaan po para po dito sa 13th month pay. Paano naman daw po kung wala sa listahan ng DOLE? Ganito po yun, maipaliwanag namin kasi kaya po pumasok yung Department of Labor and Employment sa programa na ito para po may validation process ang SB Corporation doon po sa mga kumpanya na nag-a-apply. Hindi po talaga yung full ang kanilang operations dahil nga three times a week lang yung mga workers nila po mapasok, nirorotate po nila yung mga manggagawa nila. So, ito po yung first criteria na tinitingnan po natin. Pangalawa po, dapat wala rin po silang tinatawag na, ano yun, yung mga utang na hindi nabayaran. Mm-hmm. Kumbaga, meron kang, ano, yung credit standing mo po ay maayos. Pangatlo po, pwede po silang mag-submit any of the following documents. Isa lang naman po ang nire-require ng SB Corporation. Either barangay permit, mayor's permit, or DTI registration. And pang-apat po, yung application po will be done online. For application, ang SB Corporation on or before November 2 kasi yun po yung start ng application process po. Mm-hmm. At ito po ay po pwede po nilang matagpuan sa sbcorp.gov.ph. Asik, yung bang mga dating natulungan ng DOLE, yung mga empleyado na nabigyan nung sa camp, ano ba ito? The company that they work for makukonsider na pasok na dyan sa database ng DOLE? Yes po, Sir Arnel. Kasi yung matandaan mo po, yung ating bayanihan to, it ended June 2021. So yung pong mga nakarehistro po between January 2021 hanggang June 30, 2021, maaari po silang pumasok dito po sa ating loan facility for the 13th month pay. Bukod po dun sa website na binigay nyo kanina, saan and anong tanggapan po sila dapat makipag-ugnayan? Sa DOLE po ba? Sa DTI po ba? Sa SB Corporation po sila mag i-inquire. Meron pong mga contact details ang SB Corporation.
At meron din naman po silang mga marketing assistant na po pwede pong sumagot doon po sa mga query ng atin pong mga manggagawa. Mabilis naman kaya ang processing yan? Ano? Kaya, hindi kaya... Baka tapos na nagalit, yung Pasko. Nagalit yung araw po, Asik. Kaya po, magkakaroon po kami ng data sharing agreement with the SB Corporation para hindi na ho nila kakailanganin pa yung certification from DOLE na nakarehistro po ito sa database namin. Kami rito, masayang-masaya sa Oh My Job dahil nagiging parte kami kahit paano eh nakakatulong kami sa inyo na maipaliwanag. So, para lalo maging masaya ang Disyembre ng ating mga manggagawa. And of course, the employers too. Babati na lang po ako ng advance Merry Christmas para po sa ating mga manggagawa with this program po. Sige sir, salamat po. Thank you po, Ate. Salamat po, ingat po kayo. Na-miss nyo ba ang masasayang kwentuhan na talakayang alay para sa mga manggagawang Pilipino? Huwag mag-alala mga ka-OMJ dahil maaari niyang balikan lahat ng ating mga kulitan at mahahalaga impormasyon sa ating official social media account. Kaya please follow, like, and subscribe sa aming Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok accounts, ha? Na! At Oh My Job Philippines! At syempre, follow us on Twitter sa at Oh My Job PH! L! Oh My Job PHL! Oo nga. Oo, tama. Oo, ayan. Pindutin nyo na lahat na mapipindut nyo dyan, ha? Like, follow, subscribe, share, comment. Basta lahat, pindutin. See you, mga ka-OMJ! Sayang ang chicken cordon. Sayang ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4, 8. Kasi nawawala yung apat na ulam.